Tapos bigla siya nagtirit na mata. Kasi nga hindi lang ako masundo dito ng driver namin. Ganun. So parang yung feeling na ano, na hindi ko na alam yung mangyayari sa akin dito. Kaya parang na-depress lang ako slight. Parang yung wala akong kausap. So recently lang siya pan. Dahil nga sa nangyaring pandemic na to. Pero I get back myself into track. Dahil dito sa YouTube. Tsaka sa kaka-TikTok ko. Kasi yun nga, nagiging negative na ako. Gusto ko na lang umuwi ng Pilipinas. Huwag na lang dito kasi kung ano man mangyari, at least nandun ako. Diba parang ang dami-dami na kasi nang isang mga balita. Tapos mag-isa ka pa, lahat na nagsama-sama sa akin that time. Tapos inisip ko na lang, hindi ko na kung pinakawal sa mga mga problema. Marami kang may problema. Bakit makakaya nila? So ito, kaya ko din. Tsaka dito ko talaga naramdaman na OFW. Vlog ko, nandun siya. Siya yung in-interview ko at dahil daw sa kanya, dumami yung subscriber ko. Well, thank you kasi itong tao na to, kahit mas matanda ako sa kanya, yung thinking niya kasi iba din. Kala ko kasi ano lang to eh, loko-loko, puro lang kalokohan kasi, puro lang sila bully, lalo na siya sila ni Jeff. Pero marami din pa lang siyang mga words of wisdom. Kaya, I honor you also, Ryan. So, mabuti naman din siyang lalaki. Maging mabuti ka ng asawa kay Jimpel. So, eto yung tanong niya. Hi mga kasu, bago ko ibigay yung question ko kay Karen, ini-invite ko ulit kayo, please. Ako na ulit ang nakikiusap, mag-subscribe na kayo, Karen Yosa. Konti na lang, magiging 1,000 subscriber na. Konti na lang, makakapag-libre na siya ng Jollibee, di ba? So ang question ko kay Karen, what is the biggest regret sa buhay mo? Abangan ko ang sagot mo sa next vlog mo. Bye! Ano yung biggest regret sa buhay mo? Ikaw, anong biggest
regrets. Ako siguro, masasabi ko na lang, ang biggest regret ko sa buhay ko is, time is gold. Tama, diba? So, may bagay akong pinalagpas sa buhay ko na dapat hindi ko siya pinalagpas. Ano yun? Hindi ko alam kung, sabihin ko ba? Sige, maging honest tayo. Way back into love. Ito ang sasabihin ko is about sa love. Okay? So, ano ko yung may pagsisisi kasi sa part ko. Kaya feeling ko siya yung ito yung sagot ko para sa tanong mo. Meron kasing may nagkamali kasing manligaw sa akin dati. Which is napatagal ko. And nagkaroon na siya ng girlfriend. Na that time nung nalaman ko, I was like this. Kasi ang tagal niya na nanliligaw sa akin. Tapos, ang tagal ko siyang sagutin. Kasi may mahal pa akong iba noon. May gusto akong, may dinidiscern ako na lalaki. Na yung lalaki naman na dinidiscern ko is para lang kami bilang magkaibigan. Yung lalaki na nanliligaw na hindi ko siya option. Promise. Binigyan ko siya ng chance para makilala ko din siya. And ang natutunan ko doon, kapag hindi mo na siya pinapatagal. Kasi may mga bagay na kailangan, bigyan mo agad ng sagot. Huwag mong patagalin. Natakot lang din siguro kasi ako. Pero ayun, yun yung biggest regret ko. Na sana, kung hindi na nasabi ko doon sa lalaking dinidesign ko na gusto ko siya noon pa, at noon ko pa dapat sinabi, di sana yung pangalawang dumating sa buhay ko ay nabigyan ko ng pagkakataon para sagutin ko na. Kaso, nag-fall into lahat na wala. Ang masasabi ko lang is huwag nating patatagalin ang mga bagay-bagay kung kaya mo naman sagutin ngayon pa lang. Okay? Actually, may isa pang tanong to si Ryan eh. Pero yung tanong na yun, eto, panoorin mo. Hi mga kasu! Bago ko ibigay yung aking question kay Karen, ini-invite ko ulit kayo, please. Mag-subscribe na kayo sa kanya, Karenyosa. Parang awa nyo na, konti na lang, magiging 1,000 subscriber na yan. Konti na lang, ililibre niya tayo ng Jollibee. Diba? So, ang question ko kay Karen, at sana, sagutin mo to ng totoo. Ano ang worst experience mo sa MWCH? Huwag kang magsisinungaling kasi alam ko yung sagot. Ang hirap ng tanong. Ang worst experience ko is nabigla ko ako sa mga tao na nakapaligid sa akin doon. Yung first job ko kasi dito sa UAE na nasanay siguro ako ng sa culture natin ng mga Pilipino, hindi na wala naman tayong when it comes to work na nag-mumbling kayo, nagsisigawan kayo, may ginawa ka ng mali, wala ka ng alam sa mundo. So ganun, hindi ko lang kasi siguro sila maintindihan sa ganung bagay. Which is parang ang pangat kasi parang pa naman kayo mga Pilipino, tapos ganun ang gawain nila. Hindi naman lahat ng tao doon is ganun, Ryan. Alam mo yan. Pero yun yung minaka-worst na na-experience ko talaga. Hindi ko gusto yung mga pagmumura, pagsisigawan nila. O yung parang pinaparamdam nila din sa tao na lalo na pagbaguhan ka, na pag may isa kang ginawa na mali, parang ang bobo mo na, parang wala ka nang alam. Di ba nga dapat yung tao, ina-upbeat mo dapat. Kung wala man siyang, bago pa lang siya, dapat turuan mo. Kasi lahat naman nag-start tayo sa walang alam. And then, at times go by, nagkakaroon ka na ng alam kasi natututunan mo na siya. Diba? Hindi naman lahat. Tsaka, bigyan nyo naman din ng chance. Huwag naman ganun. So, yun yung worst experience ko na. And na-experience ko din na dati, parang isa-dalawang buwan, naiyak ako. Ganun yung
pakikitungo nila. Hindi ako sanay, siguro, kasi nga, siguro ganun sila, ako iba yung way ng pakikitungo ko sa mga katrabaho. Malik pa rin. Walang, well, hindi yun tama kahit sabihin mo, kahit tanongin mo sa iba. Kumbaga expression, may nang pangit, mga professional tayo yun. Try mo yan, maging ganyan sa Pilipinas, ewan ko lang kung hindi kayo mag-away-away. Masasalit ko, sana maging okay naman. Next question. Ito. Kay Lyra Mendez. Magkasunod pa talaga kayo. So, question. So, hello, so shoutout sa'yo. Kamusta ka na? Next time, sumama ka naman sa akin sa vlog. So, question. Kung hanggang saan ang kaya mo ibigay o isakripisyo sa ngalan ng pag-ibig sa'yo? Ito. Iwalan ka nung kailan sana'y pagmalan ang pag-ibig kong ko. Ano ka ba, Lyra? Wala ka akong pag-ibig eh. Hanggang saan? Hanggang maabot namin ang simbahan at hanggang sa dulo na walang hanggan, Lyra. Ano ang kaya kong isakripisyo? Kailangan ba maisakripisyo sa pag-ibig? Sa tingin ko, wala ka naman dapat isakripisyo. Kasi pag nagmahal ka ng totoo, wag kas 100% legit. Wala kang dapat isakripisyo. Kasi yung totoong pagmamahal na mararamdaman mo sa tamang tao, wala kang dapat isacrifice yun. Kasi lahat magiging happy. Happy ang puso mo, happy ang pamilya mo, everyone is happy. So you don't need to sacrifice for something. Tama ba? Nasagot ko din pa naman. Pag mahal ko, mahal ko. At kaya kong panindigan yan hanggang dulo. Kung makakapag-separate lang sa is alam niyo na yun kung ano makakapag-separate. Kapag inuha na kami ni God, yun ang makakapag-separate lang. Pero hanggang dulo, hindi ko yan susukuan. Lalo na kapag nagpakasala ko. Kasi I value myself. I value the sacrament of marriage. So, hindi siya basta-basta sa akin. Kaya nga, gusto ko talaga mapunta sa tamang tao para worth it ang lahat. Sana makunta ko maging tamang. But at lang sa iyo kasi may love-love ka. Okay, sagot ko ba? Since nasa UAE tayo, uso to eh. Paano kapag umibig ka sa tao, hindi mo kaparehas na magiging? Thank you for your question. Par puro pag-umibig ang tinatanong. Uso to sa UAE. So, uso to sa UAE. Ang masasabi ko lang dito, bunso, hindi ko to iaalaw. Kasi sa akin, importante sa akin ang
same religion. Kasi ayaw ko na balang araw magkaroon kami ng problema sa pagpapalaki ng magiging anak natin. So ayaw ko magkaroon ng problema. Kaya kung sa umpisa pa lang hindi na kami same ng faith at paniniwala, it's better to end. And it's better to be friends. Ganun. Sasabihin ko naman. Kasi meron akong isang lalaki nag-approve siya akin. Pero magkaiba nga kami ng religion. Sabi ko, syempre in a good way naman. Hindi naman ako ano eh. Sabi ko, malaki sa akin factor yung hindi tayo magkaroon. Hindi tayo magkaparehas ng religion. So, I think malaking barrier yung para maging magandang para sa akin. But still, we're friends, ha? Naging mabuti kami magkaibigan. And naiintindihan niya yun. So, ayun. Masaya naman siya. Sana maging okay din siya. Nag-uusap kami. And that's it, Christopher. Yung unang nagtanong na siya yun. Magkaiba kasi. Dati din siyang Catholic. Ngayon, nag-iba na kasi siya. Ala, konti na lang. Next! Na, napakahaba naman ng tanong na to. Kita niyo? Jorilyn Hilario. Okay, ang question niya, si Jorilyn nga pala, hi Paya, shout out sa'yo dyan sa Qatar. Hello, Reba also. So, since single ka, let's explore your views in relationship. Then, let's explore. Number one, actually, ang dami niyang tanong nito. 1, 2, 3, 4, ang dami niyang tanong. Number one, what are your views in living in premarital sex and solo parenting? Sagutin ko na ba yun? My views, hindi ako sang-ayon sa living sa premarital sex and solo parenting. I salute those solo parents na nag-release ang anak nila ng maayos kahit walang partner nila, and inspiration nila is yung mga anak nila. But when it comes to living in and premarital sex, ewan ko, depende yun sa tao. Don't get me wrong, pero kasi kung in my views and sa opinion ko talaga, personal ako, hindi ako makikipag-living, hindi ako makikipag-premarital sex. Kasi sa akin, iningatan ko na yung sarili ko, bakit hindi ko pa ituloy-tuloy, tapos mag-end na lang ako dun sa town, karapat-dapat para doon. Living in kasi, sinasabi nila case to case, pero in my views kasi, gusto ko makasal mo lang before ang lahat. Next question, what if may nagustuhan ka tapos bibet ng family mo? Sasunod ko yung question na kasi magka-3 ata. Paano kung may anak na yung nagustuhan mo? It is okay if tumira sa inyo ang bata? How about finances? It is okay to help your partner kahit mag-jowa pa lang kayo. So, ayun. Kung halimbawa may tao kong gustuhan tapos hindi gusto ng magulang ko, syempre, may karapatan ang magulang mo na sabihing hindi nila gusto yun para sa'yo. Kasi bakit? Dahil iniisip lang nila yung kapakanan mo. Pero, nasa tamang edad ka na, Jorilyn, nasa tamang edad na din ako, kung yung taong sinisigaw ng puso mo ay hindi gusto ng magulang mo, maiintindihan din yun ng parents mo, and kailangan mo lang ipaunawa yun sa kanila. Kasi yung mga parents naman, wala naman silang ibang ginusto kung hindi yun sa ikakasaya lang din ng mga anak nila. Sa tingin ko. Kaya kung sa ngayon, hindi nila tanggap, hindi, at matatanggap din nila yan. Kailangan lang nila, kailangan mo lang ipaunawa yun. Na syempre, na may nakita ka dun sa tao na hindi mo nakita sa iba. Paano kung may anak? Sa akin, ito talaga. Si ako, literal single, wala akong pananagutan sa mundo. Kung ang lalaking, hindi natin masabi kung halimbawa may anak man siya or single father, wala akong problema. Ewan ko ba? Kasi ayoko nun, meron na agad ako instant daughter or son. Wala sa akin problema ang single father, single mother, ganyan. As long as lang na hindi kasal.
kung yung bata, okay lang sa akin tumira. Walang problema kasi mamahalin ko yung tao, hindi lang sa kung ano siya. Mamahalin ko siya ng buong-buo. Kailan tanggapin mo yun? Once na minahal mo yung tao, tanggapin mo siya sa buong. Hindi one point, hindi mo palang. Hindi dahil kasi mal-adonis siya, ganun. Hindi ganun. So sa akin, full package. Full package mo yung person. Pag minahal ko yun, tanggap ko lahat yun. Kahit mga debug niya, tanggap ko. Nasama yung libon. Tapos how about sa finances? Kung kasal kayo, kasi sabi mo dito, it's okay to help your partner kahit mag-jowa pa lang kayo. Wala namang problema kung tumulong ka. Pero kung mag-jowa kayo, depende yun sa'yo. Kasi ikaw, halimbawa, may iba ka pang, may iba ka ding expenses, diba? So, nasa sa'yo, nasa pag-uusap nyo. Pero sa akin, ako wala akong problema ng tumulong. As long as hindi, ang tawag dito yung hindi sobra. Sobra-sobra na. Lahat ng sobra ay nakakasama. Itigil mo na. Hindi na rin naman. Sa akin kasi ayoko ng ano, ayoko ng issue sa pera. Hindi ko alam kung bakit ayoko yan. When it comes to money, ayoko talaga. I don't care. Kung ang lalaki naman is very responsible, makakapag-provide din ng pera. At ganun ka din naman, syempre hindi mo lang din naman lahat iaasa sa'yo. Pares naman kayong nag-work, o pares na din kayong may capacity para kumita ng pera. That's easy to share. Huwag lang sobra. Ang sarap pala ng ganito, sa susunod gagawin ko ulit. Hindi na ako nakapagawa. Next! Yan. Kapatid ko to, sila Arnie. La Arnie Kyobe. Dapat ito yung pangalan ko napunta sa kanya. Tapos buti na lang ang pangalan ko is Karen Lewis. Sa kanya napunta yung La Arnie. So ito yung question niya. If you were given a chance to change your course in college, would you change it or nurse pa din? Actually, pabutihan mo ang pag-aaral mo. Andito lang si ate para sumuporta sa inyo. Kung ano man ang makakaya kong ibigay. So ako, yung choice ko kasi sa pagiging nurse, nung high school kasi ako, parang wala siya sa option. Siguro pang third ko siya. Ang gusto ko kasi yung accountant, medtech. Kaya lang kasi medtech kasi wala nun sa Olongga po eh. Sa Olongga po kasi ako nag-aral. Pumunta ko Manila. Ayaw ko sa Manila kasi feeling ko ang gulo-gulo. Takot ako dun. Iba talaga pag probinsya na. Tapos, yung accountant naman, sabi ko, parang naging second kasi. Tapos that time kasi, boom na boom ang nursing. So, bigla ko nag-enroll. Ngayon kung ano, babaguhin ko, no, hindi. Masaya ako sa pagiging nurse. Okay ako, satisfied na ako sa pagiging nurse ko pagkatapos. At least nakakatulong pa ako at may nurse sa ating pamilya. Diba? Next! Alright! Next! Sis AJ Chloe of Indo. So may YouTube channel din po siya. Pakisubscribe ang kanyang channel. Saan ka po magkakajowa pag nagkita na kami ng bebe ko? Siya na traffic ba siya? O hindi pa siya pinapanganak? Sisi? Nainip na nga din ako eh, pero always a perfect timing for everything. You need to learn to wait and value everything. Ganun lang din. Darating din yan siya. Ganun ako. Hintayin ko talaga siya. Ang haba naman itong tanong na. Next! Shout out kay Vida Bata. Hi Ate Vida, kamusta ka na dyan sa Abu Dhabi? So, ito yung question niya. Have you been in a situation wherein you have an adrenaline rush? You think and act pasta? Taraya, ginagumamit ng mga nursing skills. Oo, syempre naman ate. Pero, walang recent na adrenaline rush. Pero yung most na na-experience ko is yung nagtatrabaho ko noon sa Pilipinas. Yung isang pasyente kasi namin noon, ikot-ikot lang ko, check vitals, ganyan. Kasi nasa, dialysis nurse ako sa Pilipinas. Tapos, bigla siya nagtirik na matahan. Kumakain siya, mali ko na-choke. Hala! Ang naisip ko agad doon, kasi namutla siya, baka nag-hypo.
So, check ko agad. Kasi nakakabit naman ang BP cup, naka-attach yun sa machine. Wala, parang 70 over 50. Then, na-recline ko agad yung ano, chair niya. Ang bilis, as in, ang bilis. Sabi nga, nakasama ko, kulang na lang daw. Sumampa ko, kala ko kasi naman mag-CPR na kami. Pero, hindi naman. Okay naman siya. Ang bilis talaga. Kunin niyo pang ano, pan-check yung sugar, kunin yung neto, blah, 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 and such. Ganun yun. Kasi ako, gulang nakakinita. Pero, good. Good. Yung, eto yung nakakatawa ng student ako. Kasi mag-duty kami sa Manila. Siyempre, may magagal kami ng maleta nun. Kala mo abroad. Ngayon, magsasakay na kami ng Victory. Eh, ang dami kasing ano nun pasahero. Dalawang medium size na maleta. Yung isa sa friend ko, sa best friend ko, tapos yung isa sa akin. Eh, siya may, ewan ko, may binili yata or something. Nawala siya sa tabi ko. Eh, dumating na yung bus papunta sa Manila. Hindi ko alam kung papasay o pakubaw ba yun. Hala, hindi ko alam. Nabit-bit ko talaga yung bag ko dun sa compartment. Dalawa yun. Tapos, tawa siya ng tawa sa niya. Paano mo nabit-bit? Hindi ko rin alam. Basta saan tatakbo pa ako, nabit-bit ko yun punong-puno. Choke time. Yun, iba talaga pag adrenaline rush. Ang bigat pala na binuhat ko. So, ayun. Have you ever been humiliated as a person? How's the experience? And what lesson did you learn? Oo naman, na naranasan ko na din ma-humiliate ng ibang tao. Yung mga bagay, yung mga hindi ka papaniwalaan na kaya mong gawin, yung dinadown ka ba? And yung experience na yun, hindi siya maganda. Masakit siya sa heart, masakit siya sa loob na bakit wala kang ginagawa sa tao, pero dinadown ka pa rin. And instead na supportahan ka nila, dinadown ka pa lalo. Yung parang lahat negative. Ngayon, ang lesson na natutunan ko dun, alam mo, huwag mo masyadong deep-dipping. Alam mo, gawin mo silang inspiration, motivation. Strive hard. Tapos, ipakita mo sa kanila, mali sila sa mga iniisip nila. That's the experience. Yun yung ginawa ko. Yung lahat yung sinabi nila na hindi ko daw kaya, hindi daw ako bagay bilang maging nurse. Basta yung mga masasakit na salita na natanggap. Parang ginawa ko siyang inspiration. Na sabi ko, that time will come. Lahat ng sinabi niyo, papatunayan ko na hindi kayo. Ganun lang yun. Yung sinasabi nila sa'yo, tanggapin mo lang yung anasab mo lang. Tapos gawin mo motivation and inspiration. Ang magiging result mo maganda. Ganun. Kasi, never stop. Wala naman makakapag-stop sa'yo eh. Huwag ka magpapa-epekto sa mga sinasabi ng iba. Diba? Pwede ba ako? Ganda na. Benedict Bondoc. So, si, hi, shout out, bestie. Si Benedict nga pala ang napakabait kong best friend ko. Kasamantan siya sa trabaho sa dialysis dati. And, mahal ko tong taong to. Alam niya yan. Sinabi ko. So, ito, question niya, kung bubuhay ka ng 30 days from now, ano gagawin mo? Grabe yung tanong niya. Gusto mo na ba ako mamatay, Benedict? Pilipinas. Uuwi ako ng Pilipinas. Then, i-spend ko lahat ng time ko sa family ko, sa taong importante at mahalaga lang sa akin. Kasi, dun sa 30 days na yun, gusto kong maging masaya. Hindi ko iisipin na mag-i-end na yung life. Ganun. Kasi, importante sa akin ang happiness. So, I always choose my happiness. And, yun yung makakapagpasaya sa akin. Okay na. Kung may GG, may God's gift ako, ayoko naman siyang isacrifice ng halimbawa, pakasalan mo lang, tapos 30 days ka na lang sa buo, sa mundo, tapos mawawala ka na. Hindi, isulitin ko na lang din yung time ko para sa akin. Wala eh. So, mangarap na lang muna tayo. Next! Kay Resi Flores. So, si Resi, hi Bart! Siya po ay isang medtech dyan. Si dati kong pinagtatrabahuan. Kamusta ka na? Ang question niya, bakit ang blooming mo? Ano ang beauty secrets mo, Bart? Blooming ba ako? Parang hindi. Parang hindi. Ang beauty secrets ko is, lagi ka lang tumawa. Kasi lagi nakasimangot. Nakakapangit. Tumatawa ka. Nakakaganda. Nakakabata pa.
wala akong beauty secrets. Ang inaano ko lang, matulog. Pero minsan hindi pa nga ako nakakatulog ng maayos. Ayun lang. Tsaka ano, maging positibo ka lang sa life. Happy-happy lang. Huwag masyadong sad. Kasi nakakapangit. Kumain ka lang ng maraming prutas. Gulay, iwas sa karne. Kasi yun lang madasang pinakain ng prutas. Gulay. Isda. Hindi ako masyadong fan ng meat ngayon. Hindi talaga. Iniwasan ko nila. Ayan na! Diyos ko Lord! Ayan na! Diyos ko Lord! Janeline Remoto. Shoutout sa'yo, Jana. So, si Jana, siya yung kaibigan ko. Kaibigan ko simula high school hanggang ngayon. Nang dahil sa Goto Gate, nanumbalik ang aming friendship. Naging tumanglay siya ng mga, siguro ng college days. Tapos, after nun, dahil lang sa Goto Gate, tapos gusto mo ng Goto, ganyan. Nagkita kami doon. After nun, hindi na naman kami naghihintay. Siya yung friend ko na sa lahat ng lakad ng pamilya ko, sumasama siya, di ba? Gana ka makumbak ka? Pero cool to si Jan. So, kinakabahan ako sa tanong niya kasi alam ko maloko to eh. Tignan natin. Question niya. Kailan ang first kiss mo at saan? Confidential. Confidential. Siyempre, ano, memorable yon yung first kiss ko. Nasa ano kasi kami noon, nasa park. Pantuhan. Malayo ang tingin ko noon. Tapos pagharap ko, ganon. Joke lang, sorry, strict ang parents ko, Jana, no. Pangarap ko kaya yung ganun. Tignan natin yung sa park. Ganun. Siyempre, first kiss ko, parents ko, siyempre, nung sinilang ako sa mundong ito, ang una nakakita sa akin, ang kagandahan ko, ay ang magulang ko. Hindi ko nga lang alam kung si mama o si papa na, si mama o si papa na. Pero panigurado ko, sila ang first kiss ko. Lights on o lights off? Baya bunda? Jana bunda ka na din ba? Pwedeng both. Siyempre, depende sa situation yun. Gusto ko lights off kasi very calming. Ang tawag dito, makakatulog ako ng maayos, ganyan. So, gusto ko pag matutulog ako, lights off. Ganyan. Lights on, syempre gusto ko yun para sino ba namang hindi magkakagusto kapag ka lights on, lahat makikita mo ang view. Lahat. So, lights on, syempre pag may gagawin ako, magagawa mo ba ng lights on? O ano ka dyan, akala mo ha? Oh, and last question, yay! Natapos ko na siya. Pero yung pagkain ko, hindi ko pa natapos. At ang nanalo sa pinaka-last na question. Ito. Daniela Berso Valvera. Channel Daniela po pala siya. Ito. So, ang question niya. Message to your beloved Filipinas. And if you're going to have an opportunity to become a millionaire in just one day, what are you going to do? Mrs. Sponsor from Queen Dani. Mrs. Sponsor. Ito talaga. Ang message ko sa mga beloved Filipinos is, huwag na po tayo magpasaway. Sa ngayong pandemic na nangyayari, sumunod na lang po tayo. Kasi ang iyon ay hindi para sa isang tao lang, para sa ating lahat. Lalo na hindi natin kakayanin ang sitwasyon na ganito. Kasi nga kulang tayo sa healthcare workers, sa facilities. So, para sa atin din naman po yun. Kaya stay at home and be safe po, mga ko-Filipinos, mga kababayan ko. Tapos kung magbibigyan ako ng oportunidad na magiging one day millionaire ako, syempre, pera lang naman yan. So, tutulong tayo. Tutulong tayo sa mga higit na namamailangan. Kung ano man yung pwede kong maitulong
ibibigay natin yan. In one day, then all 1 million is all yours. I don't mind. Para sa mga higit na nangangailangan, kailangan bigyan natin sila ng tulong. Kasi it's better to give than to receive. Diba? So, that's it. I think all the questions. So, kung nabitin pa kayo, sa susunod na lang, mag-try ulit ako. Mag-drop lang kayo ng question, comment below. Para, kung may mga tanong pa kayo, sasagutin ko po ulit. Actually, na-enjoy ko siya, ha? Maganda pala yung ganito. Minsan, nagko-question and answer pa. So, ngayon, hindi pa ako tapos sa mukbang. Hindi pa ako tapos sa mukbang ko, so tatapusin ko na siya. I will continue my eating process. Kasi, na-stop. Gawa ng mga question. Na-enjoy ko. Shoutout po dyan sa family ko sa Bataan. Sabi ng mama ko, ano daw trabaho na, ba't ako nag-vlog? Sabi ko, ayoko nang maging nurse. Gusto nang maging vlogger. Bagong hobby ko lang naman to ngayon. Kasi nga, instead na ma-boring ka, gumawa ka na lang ng gusto na kapakipakinabang, diba? Ang sarap talaga ng Baskin Robbins. The best of shout out sa iyo, Heidi. Heidi, my best, pinsan ko siya. Pasensya ka na, hindi ko na isama siya sa sulat. Anyway, chine ko yung mga nag-ask ng question and nakita ko nag-ask pala siya. So, eto yon. Wala pa rin ba talaga dumarating o isang painful experience from the past kaya ayaw ulit sumagal sa love? May painful experience, yes. Parang nawala yung tiwala ko. Kasi, feeling ko lang, pero alam ko naman hindi lahat. Islolokohin ka lang yung mga matatanis nilang salita, yung mga pangako, yung magaling dyan eh. Pero hindi naman tututuhan, yung puro intro lang, intro voice lang. Pero hindi kayang tumat. Susugalan ko sa susunod, isya na yung last. The last but not the least. So, hinihintay ko lang yung tamang tao na yung Heidi, kaya wala pa talaga. May mga dumarating, yes, oo, ilan sila. Pero hanggang hindi isa lang. Laging ganun yung umpisa. So, parang nasanay na ako. Tingnan natin kung tatagal. Hindi tumagal, matira matibay, diba? Yun. So, don't worry. Darating din tayo dun sa part na yun na makikilala mo din yung dede ko. Ito, asasang ka na ba? Susugan tayo para sa kanya. Patamang pa. So, kung nabisan niyo po yung video ko, kindly like, subscribe, and hit the bell button para lagi po kayong updated sa mga posts ko. So, that is for today. Mag-iisip po ako ng maganda na content para sa next video ko po. Abangan niyo po. Thank you, guys! Thank you, mga bebe. Mga bebe ko. Sabi na lang. Hindi pa rin ako tapos kumain. Ang dami pala nito. Mahirap pala magmukbang na mag-isa ka lang kasi ang dami mong pinipe. Kahit gutom na gutom ako, hindi ko maubos ngayon yung pagkain ko. Diyos ko, Lord.